Halina Kristiyano at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa beret. Ating dalawin ang batang manunugos, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paibagkaisa ng Espiritu Santo naway sumay inyong lahat. At sumay iyo rin. Mga kapatid, nasa panglimang araw tayo ng Oktaba, ng Pasko, ng pagsilang ng ating Panginoon. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon may nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakuspusting ng mga chapels, groups at communities. Idadagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa abang mundo, lalo't higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, tayo ay nahubog sa buhay na ayon sa kaluuban ng Diyos. Kaya dahil dito, ayon pa sa sulat ni San Juan, tayo ay mamuhay ayon sa kaluuban ng Diyos. At sa ating ebanghelyo, kailangan tayo na sumusunod sa kaluuban ng Diyos at tumubo, lumaki na ayon sa biyaya ng Diyos upang tayo ay mamuhay na kagaya ng ating Poong Hesus nung siya'y bata pa ay lumago sa kaluuban ng Diyos. Ngunit sa mga sandali dahil sa ating kahinaan at karupukan, tayo nagkasala. Tumulog po tayo sa maing Panginoong, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kahitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaral, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos, Amin ang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesu Kristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugnog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lang ang banal, Panginoong Hesu Kristo,
kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagalob mong ang mga bagong pagsilang na yung nakatawang taong anak ay siya nawang magpalaya sa amin mula sa pagkaalipin sa lumang pagkasalawahan namin. Ilog naman ito sa pangalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat ipinatawad na ang inyong mga kasalanan alang-alang kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya simula't simula pa siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat tinalo ninyo ang masama. Sinusulatan ko kayo, mga anak, sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sinusulatan ko kayo, mga ama, sapagkat nakikilala niya siya sa simula't simula pa siya na. Sinusulatan ko kayo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo, nananatili sa inyo ang salita ng Diyos at tinalo ninyo siya ang masama. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ay nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutukso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan, ang lahat ng kinahuhumalingan ito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ay purihin nang lahat sa sandaigdigan, purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpupuri iyukol sa pangalan niyang banal. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Dumulog sa kanyang templo, maghandog ng mga alay. Kung ang Panginoon dumating sa likas niyang kabanalan, pumarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa libot ay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nalikha, ang lahat ay pantay sa paningin. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. Alleluia,
Alleluia. Alleluia. Banal na araw sumikat, halina't sumambang lahat. Sa nanaog na liwanag, Alleluia. 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 Sumain niyo ang Panginoon. At sumain iyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon sa templo ang isang propitang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Phanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya ay napakatanda na. 7 taon lamang siyang nagsama ng kanyang asawa nang siya ay mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding yon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa na ng mga magulang ni Jesus ang lahat ng ayon sa kautusan, bumalik sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batang si Jesus ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Kasama ko po ngayon si Father Robert Arellano. Palakpakan din natin si Father Robert Arellano. At dahil Pasko na ngayon, pakisabi sa inyong makatabi, Merry Christmas! Maligayang Pasko! Maligayang Pasko, Father Robert. At ito yung mga huling araw bago tayo magkaroon ng bagong taon. Pero nasa Pasko pa rin tayo, kaya ang kagalakan ay nasa ating mga puso pa. Pero ang ating mga pagbasa ngayon ay nagturo sa atin kung paano tayo lumago sa Panginoon. Sa salitang Hebreo, dahil ang ating Panginoon isang Hebreo, ang paglago o pagtubo ay ligdol. Pero dahil ang mga pagbasa natin, ang unang pagbasa hanggang Ebanghelyo, liban lang sa Salmo, ay nasa Koinokonagrigo, ito po ay aksano. Kaya po ating napakinggan sa ngayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 2, Verso 40, Paidon aksanon, na ibig sabihin, ang batang Hesus ay lumago o lumaki. Maganda naman ang pagkasulat nito sa Latin ni San Jeronimo, puer autem crescebat, o lumaki ang bata. Ang paglaki ay ang pagkilala sa ating kapaligiran, hindi lang sa ating sarili. At hindi lang kapaligiran na malawakan, lalo't higit na sa pinakamalapit nating kapaligiran at yun ang pamilya, ang sambayanan. Kaya ito pong ating unang pagbasa, doon po natin tingnan ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya, sinasabi sa ating unang pagbasa, sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 2, Verso 17,
puyon to telema tontio ang paggawa na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya si San Juan ay sumusulat sa mga matatanda ng komunidad o mga elders, sa mga bata, sa lahat ng mga ama at mga ina, o lahat na masabi nating bahagi ng sambayan ng nananalig sa ating Panginoong Diyos, na kung saan kailangan nilang tingnan paano maaayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang kanilang buhay ay hindi lang buhay na pagdiskubre o pagtuklas anong klaseng buhay ang isang buhay ng tao. Bagkos titingnan din paano ang kanilang buhay ayon sa liwanag ng turo ng Diyos. At saan po nakukuha yung turo ng Diyos? Dahil ang Diyos naman ay hindi makikita at ang kanyang mga sinasabi ay babasa lang o makikita lang kapag itinasulat ng tao. Siyempre sa mga banal na tao o mga propita, gaya sa nung panahon si Moises at iba pa mga propita. Kaya ang lahat ng mga pagtuturo o tradisyon ay tinatawag na kautusan ng Diyos na ayon kay Moises o tinatawag na Torah o kautusan na tradisyon. Mayroon ding tradisyon ng mga propita kay tinatawag na Nabiim at ang kanila mga turo ay sinusunod din ng tao. At mayroong mga nakasulat sa iba't ibang mga pagkasulat na tinatawag na Kitubim. Ito yung mga aklat ng karunungan. At dito po natin tingnan ang bahagi ng Salmo, na bahagi po ang Salmo ng Kitubim, na kung saan purihin ang Panginoon sapagkat siya ang gumagawa ng kabutihan, hari ng daigdig, at dahil dito, kailangan siyang purihin, magalak tayo at magdiwang sa kanyang pangalan. Sa atin pong ebanghelyo, dapat po nating tingnan una sa lahat na gaya noon si Moises sa isang propita at iba pang mga propita, mayroon ding mga babae na naglingkod sa Diyos at ang tawag sa kanila ay propita. Mula sa salitang koinokona Grego, propitis, ibig sabihin, siya ay nasa harap ng Diyos, naugnay sa Diyos, nagpapahayag ng kalooban ng Diyos, nagsasalita sa mensahe ng Diyos. Kaya sa ating ebanghelyo ngayon, gagaya kahapon mayroong propita na si Simeon, ngayon ay mayroong propita kakaiba sapagkat ito'y babae. Sa isang sambayanan ng Israel o mga Hudyo na mga lalaki lang ang kinikilala, dito sa ating ebanghelyo na payag, mayroon rin palang mga babae. Gaya ng sa Lumang Tipan na mayroon rin mga babae na mga propita, sa ating Bagong Tipan, mayroon ding kinikilala ng babae at ngayon ay si Ana. Si Ana ay anak ni Panuel at mula sa lipi ni Aser na 84 years old na, 84 anyos. At noong siya ay nag-asawa, 7 taon lang silang nagsama, nabiyuda na siya kaagad, hindi siya nag-asawa uli kahit na ang pamilya niya ay kinakailangan na mayroong lalaki na magsuporta sa kanya. Siguro mayroon siyang anak na lalaki dahil hindi po mabuhay ang isang biyuda kapag walang isang lalaki na magsuporta sa kanya. Pero doon lagi siya sa templo. Siya ay nag-aayuno, siya nanalangin araw at gabi. Na ibig sabihin itong si Ana ay isang tunay na halimbawa ng isang nananalig sa Diyos na nagantay ng kaligtasan ng hindi lang ng Jerusalem, ng lahat ng tao, at sa kanyang paningin sa ating Panginoong Hesus nung ito'y dinala ni Santa Maria at ni San Jose sa templo, ay kanya pong nakita sa mga mata ng pananalig
unang pananampalataya. At dahil sa pananalig at pananampalataya, kanya pong nakikita na dumating na ang Diyos sa piling ng tao. Dumating na ang kaligtasan na inasam-asam. Dumating na ang Mesiyas na siyang tutubos, na siyang magdala ng buhay na ganap at ikasiyasya. Kaya, kung tingnan po natin, walang salita si Ana, hindi kagaya ni Simeon na mayroon siyang salita sa Ebanghelyo kahapon. Ngayon sa ating Ebanghelyo, walang salita si Propita Ana, liban na siya sa kanyang nakikita ay mayroon ng kaligtasan ang lahat ng tao. Kaya, kung tingnan po natin, ito yung pagtubo, paglaki sa karunungan ng Diyos na hindi na sa maraming salita, bagkos sa isang salita na hindi nabigkas. At ito yung tinatawag na mga tinig ng pananampalataya na mas malalim dahil nasa puso at isa puso at maiunawaan lang kung ang tao ay nananalig ng tupuong puso sa Panginoon. Kaya dito natin malalaman ang sinasabi ng ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 2, Verso 40, na ang batang Hesus ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Hindi sa mga salita ng isang propeta na nagsasabi na isang propeta na isinasabuhay ang pananalig at pananampalataya. At lahat ng kanyang pagpapahayag ay pinapahayag sa tahimik sapagkat ang salita ng pananampalataya ay hindi po binibigkas, dinadama, isinasapuso at ang magsalita ay ang puso. Kaya sa dito sa ating pang-anim na araw, tinuturuan tayo paano rin tayo magkaroon ng dibdiban o taos-puso na pagpapahayag ng ating pananalig sa Diyos. Hindi sa mga putukan, hindi sa mga ingay, hindi sa mga salita, hindi sa mga kung ano-anong mga ginagawa nating mga pakulo sa mga party, bagkos sa isang dibdibang katahimikan na dumadagundong hindi ang ating mga salita, bagkos ang call Yahweh. Call, tinig, Yahweh, ng Diyos na si ako ay ako. Ang call Yahweh ay atin pong mapakinggan kapag tatahimik tayo. Magmuni-muni tayo. Magnilay-nilay ng malaliman. At atin pong makikita bakit kaya nagkatawang tao ang Panginoong Hesus. Sapagkat mahal niya tayo. Sapagkat dakila ang kanyang pag-ibig sa atin. Ipahayag ba yan ng mga salita? Hindi. Sa malaliman at hindi binibigkas na mga pagtanggap sa kanya na siya nga ang ating tunay na tagapagligtas. Siya nga ang Diyos na sa piling natin, salita ng Diyos na nagkatawang tao. At nagkatawang tao upang isapuso natin ng tunay kung paano tayo magmahalan sa isa't isa dahil yon ang kanyang utos at kung paano tayo manalig sa kanya. Ang mga mata sa pananalig o pananampalataya, ang mga bibig ng pananalig at pananampalataya, ang siyang magpapahayag ngayon, hindi ang ating mga nabigkas, hindi ang mga inay, ang mga ingay, bagkos ang tinig sa katahimikan na kung saan doon ang Diyos nagsalita. At pakinggan ninyo ng gusto. Sinasabi niya, iniibig kita. Ano naman ang sagot mo sa Diyos? Pag sinasabi niya sa iyong puso, habang tahimik ka, iniibig kita. Hindi ba sabihin din natin,
mahal kita, iniibig kita, Panginoong Diyos. Kaya, sabihin po natin sabay-sabay, iniibig kita, Poong Hesus Nazareno. Lakas. Iniibig kita, Poong Hesus Nazareno, ang lahat pong umibig sa ating Panginoon po, malakpak po. Dahil, yon ang tunay na mensahe ng Diyos. Dumating siya sa katahimikan ng gabi upang sa katahimikan ng ating mga puso ay dumadungdong ang ating tugon. Iniibig natin ang Diyos. Amen? Puray natin. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inialay ng propitang si Ana ang kanyang buong buhay sa paglilingkod sa Panginoon at hindi napagod sa pagsamba sa Diyos sa araw at gabi. Ialay natin sa Ama ang ating mga sariling panalangin at atin pong itutugon, Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway makapag-alay ng karapat-dapat na pagsamba sa Diyos at maging tapat sa pagdulog sa Diyos ng mga pangangailangan ng mga tao sa pamamagitan ng panalangin, manalangin tayo. Diyos ng aming mga pag-asa, tinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway makapaglingkod ng lubos sa kanilang mga nasasakupan, bunga ng pag-ibig sa Diyos, manalangin tayo. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinawag sa paglilingkod sa simbahan, naway maglingkod sa Diyos ng buong pagtalima at walang pag-aalinlangan, manalangin tayo. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at pinag-uusig, naway iali sa Diyos ang mga pagsubok at paghihirap na kanilang dinaranas bilang angkop na pagsamba, manalangin tayo. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang mga yumao, naway maihanay sa mga banal at mga anghel sa kanilang pagsamba sa langit, manalangin tayo. Diyos ng aming mga pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Diyos na aming Ama, pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, nilikha mo kami para sa iyo. Tulungan mo kaming parangalan ka sa pamagitan ng aming huwarang pamumuhay. Niling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na maialay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na sa Belen, tayo na sa Belen. At doon kay sarap magawitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsaluhan sa pamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapanitunay, marapat ni kay aming pasalamatan sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na iba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di na iba sa iyo ay siyang isang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita, sa pamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa namang sisiawit ng papuri sa iyong pahay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo na pupungo ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal na makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig, pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na imlahin na may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kabanwinapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa naman na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Ang pasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at nilisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Minsan ako'y nanaginip, Paskong gabi noon. Ako raw ay isang anghel na tumitingin sa lupa. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Ako raw ay nakakita ng talang maningning na ang sasabog ng ningning sa isang dampa sa bukid. Gloria in excelsis Deo, gloria
in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Minsan ako'y nanaginip, Paskong gabi noon. Ako raw ay isang anghel na tumitingin sa lupa. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Announcement, Calendar Nazareno 2024. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Lunes hanggang Webes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Biyernes at Linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Available na rin po ang opisyal na imahe ng Poong Jesus Nazareno. Ang medium size ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos at ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay pakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami ay paginapating maging hain sa iyo kailanman sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Salamatan po natin si Padre Robert na nakilahok ngayon sa ating misa at lahat ng narito ngayon na at nakiugnay sa atin sa pamagitan ng iba't ibang live streaming sa iba't ibang social media platform na kusposting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin na dinggin ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, at lahat na nakiisa sa atin sa live streaming. Pasalamatan po natin ang ating Panginoong Diyos. Ngayon, mas maganda na sa tahimik, magpasalamat sa Panginoon at ipahayag natin sa Kanya na minamahal natin siya. Sa tahimik na salita ng panampalataya, kausapin natin ang Diyos. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pasbasan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inayos na ang cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan, nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nila yung katugunan na tanggapin ng kasagutan, may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng bendisyon ito na may mahalal ng pangako ng sabinyag na ikaw ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maging taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa purihin Diyos. Purihin natin ang ating Poong Nazareno. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiyawit ng magagandang himig
dahil sa ang Diyos ay pag-ibig nang si Kristo'y silang may tatungaring ng sidalaw at ang bawat isa ay nagsibagandog ng tanging alay. Bagong taon na ay magbagong buhay nang tumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamta natin ang kasaganan. Tayo'y mangagsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit nang sanggol na dulot ay langit. Tayo ay magmahalan ating sundin ang gintong aral at magbuwat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuwat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.